Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga sumusubaybay at sa lahat po ng mga nanonood ngayong umagang ito, na nawa po ang biyaya at awa at gabay ng Diyos ay sumaating lahat. So patuloy po ang ating pong episode ng mga iba't ibang klase ng paksa. Napakaganda po, no, na sa bawat umaga ay unang-una nating marinig ng tenga na ito ang binhi ng magandang balita. So ito po ay sa ilalim ng Barangay Balibago Reading Center and E-Library. So sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po ng Action Balibago, Gawin ng Tama, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon pong ito, agad-agad po ay babasahin po natin bilang panimulang talata, at ito po yung pinakaulo natin bago po yung ating pong paksa. Mga taga-Galacia 6:7-8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At agad-agad po, tayo po ay magbabasa sa ating pong paksa. Ito po naman yung basbas ni Jacob kay Esau. Mula po rito sa Genesis 27:30 hanggang sa mga sumusunod na talata. Matapos igawad ni Isaak ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dalakong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaak. "Si Esau po ang inyong panganay." Tugon naman niya. Nanginginig ang buong katawan ni Isaak. Sabi niya, "Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikay dumating, binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmakaawa. "Basbasan din po ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaak, "Nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo." Nagsalita si Esau, "Dalawang beses na niya akong dinaya. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayoy inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Wala na akong magagawa, anak," sagot ni Isaak. "Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko nang alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau, "Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako," at patuloy siyang nananangis. Sinabi ni Isaak sa kanya, "Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan.
tabak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo'y iyong paglilingkuran upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka agad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi umuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutin din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawawala sa akin." Ito po nung pagkatapos pong mangaso, pumunta sa kabundukan si Esau dahil nga inutusan siya ng kanyang ama na si Isaac na ipanghuli siya ng hayop at iluto niya upang kainin ni Isaac at upang maipagkalob sa kanya ang basbas ng pagpapala. Ngunit nakita po natin at narinig natin sa nabasa po natin na dumating na si Esau sa harapan ni Isaac at ama, narito na po yung pagkain. Nagulat po itong si Jacob o si Isaac. "At sino ka ba?" sabi niya. "Ako po si Esau, ang inyong anak, ama." At yun na nga po, sabi ni Isaac sa kanya. Nanginig po si Isaac nung oras na yun na nalaman niya yung palang ipinagkaloob niyang basbas ng pagpapala ay hindi napunta kay Esau. Kaya nga, nung nasabi na ni Esau na ibibigay na niya yung paboritong pagkain ni Isaac, nagulat si Isaac, ayun na ang sabi ni Isaac, "Ipinagkaloob ko na ang basbas ng pagpapala sa iyong kapatid ni Jacob at hindi na yun mawawala sa kanya. Tataglangin niya yun magpakailang." Kaya napakahalaga po nung basbas na yon na pinagkaloob ni Isaac kay Jacob na sana ito ay kay Esau. Kaya nga po nung nalaman ni Esau, nakita natin na basa sa ating po nabasa, nagalit. Galit na galit itong si Esau at maski sino naman po, di po ba? Kaya nga nasabi niya na kinuha na niya sa akin yung pagkapanganay ko. Yun. At ngayon ay sa pangalawang pagkakataon, pati yung basbas ng pagpapala ay inagaw din niya sa akin. Alam po nyo, sa isang banda po, no, sa kung titignan natin, baka nung sabihin ni Esau na kinuha niya, kinuha rin ni Jacob yung pagkapanganay sa kanya, baka doon pa lang first time narinig ni Isaac na ba, paano nangyari? Di natin nakita, di natin ano, baka nagtanong din siya paano niya nakuha yung pagkapanganay mo, baka nagkwento niya na pinagpalit niya doon sa isang platitong pulang patani, no? Di natin alam. Kaya nga po, alam po niyo nangyari, iba yung basbas na binigay ni Isaac kay Esau. Habang galit na galit itong si Esau, iba yung basbas na pinagkalob sa kanya. Sabi niya, "Ama, wala ka na bang natitirang basbas dyan?" Alam po nyo, nakita natin no, sa panahon na yun, no, yung unang basbas bago mamatay yung mga patriarka,
At yung mga lingkod ng Diyos ay yun yung unang basbas, yun yung pinakasariwa at yun yung epektibo, kumbaga, na mula sa ating Panginoon. Minsan lang sila babasbas at hindi na ito kailan pang maulit. Kaya yung tanong ni Esau, Ama, meron ka pa bang natitirang basbas dyan? At yung basbas na binigay sa kanya, kakaiba na, no? Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan, tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. So iba yung basbas na inipagkaloob kay Esau. Kaya nga siyempre, ano pong magiging reaksyon ni Esau sa pagkakataon na yon? Galit na galit siya, dalawang beses siyang tinira ni Jacob, ni Jacob, no? Kumbaga, dalawang beses siyang nilinlang o dinaya, no? Hindi natin alam dito kung nalaman niya na tumulong itong nanay niya, si Rebecca, dahil wala pa tayong nababasa na nalaman din ni Esau na tinulungan ni Rebecca. So ganun pa man, ito na, nagbalak na si Esau. At alam po niyo yung balak niya na pag namatay na si Isaac, papatayin din rin niya itong si Jacob. Kaya ito naman si Rebecca, nalaman din niya yung balak ni Esau na yon at inutusan niya si Jacob, Jacob, pumunta ka muna sa ating kamag-anak doon po sa Mesopotamia, doon sa Iraq, na yung pangnakaraang paksa po natin ay doon sila pumunta sa uncle niya na ang pangalan ay si Laban. Kaya nga mga kapatid at patuloy po na sumusubaybay sa programang ito ng Binhi ng Magandang Balita. So napakaganda na nalalaman natin yung mga istorya ng istorya mula po sa Aklat ng Buhay. At kung titignan nga natin, napaka mandaraya naman ni Jacob, di po ba? Pinagkaisahan siya si Esau ng nanay niya at pati si Jacob. Pati itong si Isaac ay kumbaga nalinlang din, no? So ganun pa man, sabi ko nga po, ang plano ng Diyos ay hindi po natin ito pwedeng questionin. Ito yung mga pinahintulot at si Rebecca, nakita niya yung kahalagahan ng basbas ni Isaac, kaya nga tinulungan niya ito si Jacob upang siya, imbis na si Esau ang mabasbasan ng pagpapala, ay napunta kay Jacob. Ano po ang makikita natin na reflection? Alam po nyo, yung basbas ng Diyos sa atin sa bawat araw ay napakahalaga. Pagising natin sa umaga, unahin natin siya at sabihin natin, Panginoon, basbasan niyo po kami ng iyong buhay, ng iyong kalakasan, ng iyong katotohanan, ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan. At naway magampanan namin kung ano ang nais mo, kung ano ang kalooban mo sa aming mga buhay. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga na tayo po'y nakadikit, nakakonekta sa Diyos na lumika sa langit at lupa. Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Kaya nga po, sa lahat po ngayon ng mga nanonood ngayon, sa umagang ito, nais ko po kayong ipanalangin. Minamahal naming Diyos sa oras na ito, at sa lahat po ng nanonood ngayon, Panginoon, at sumusubaybay ng Binhi ng Magandang Balita, nanawa sa mga nabasa po natin, nabasa na namin, Panginoon, sa iyong salita, dito po sa nangyaring pagbasbas ng pagpapala kay Jacob, imbis na kay Esau. Panginoon, nawa'y magkaroon din kami ng puso, katulad ni Jacob, na talagang yung kanyang pagnanasa ay yung pagpapala, yung basbas na mula sa iyo. Yun ang aming sasamantalahin sa buhay na ito, Panginoon. Kaya sa paggising namin sa umaga, nawa, ito rin ang dalangin namin na nawa kami, basbasan mo ng iyong awa, ng iyong biyaya. At katulad nga po ng panalangin namin ngayon, nawang lahat ng nanonood, Panginoon, basbasan niyo po sila ng iyong biyaya, ng iyong tulong, ng iyong gabay. Panginoong Diyos, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabing, Amen and Amen. Muli po,
Mula po rito sa programang Binhi ng Magandang Balita, ito po si Pastor Permamak na patuloy na nagsasabing ang mabuting binhi po ay magdudulot ng magandang buhay. Mula po rito sa aksyon, balibago, gawin ng tama, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Patang mo'y matibay na sandi.